sa mga balita po sa labas ng bansa. Handa raw ang puwersa ng Iran sakaling gumante ang Israeli Defense Forces kasunod ng pambobomba nito. Sabado nang magpakawala ng higit 300 ballistic missiles at drone missiles sa mga bansang Iran, Lebanon, Syria, Yemen at Iraq. Sa kabila naman niya, nasa 79% ng airstrike ang nasalag ng Israel. Tila ganti ito ng Iran matapos ang madugong pag-atake ng Israel sa konsulado nito sa Syria. Binigyang diin naman ng Iran na isang makatwirang depensa ang ginawang pag-atake nito, sang-ayon sa Article 51 ng UN Charter Change. Samantala, napatras po naman ng rebelding grupo ang pwersa ng junta na naghihiwalay sa Myanmar at Thailand. Ayon sa Karen National Union, kahit na humihingi pa ng tulong ang junta forces ng Myanmar, ay bigo pa rin itong madepensahan ang border ng bansa. Kinumpirma ng KNU na umabot na ho sa higit na 100 ang bilang ng mga patay at sugatan sa patuloy pong bakbakan ng dalawang puwersa. Nakahanda naman daw ang Thailand sakali pong pasukin at sakupin ng rebelding grupo ang kanilang border dulot ng naranasang krisis sa Myanmar. Umabot na sa 36 patay habang maraming sugatan bunsod ng matinding pagulan at pagbaha sa Khyber District sa Pakistan. Nasa 85 bahay ang nawasak at gumuho dahil sa kalamidad. Tiniyak ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif na handa ang kanyang gobyerno na magbigay ng tulong sa mga apektadong pamilya. Ayon sa ulat, posibleng maranasan pang malakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Sa bansang Oman naman, hindi bababa sa 17 ang patay bunsod naman ng matinding pagbabaha sa iba't ibang bahagi po ng kanilang bansa. Puspusan po ang search and rescue operation sa Al-Sharqiya Governorate. Sa taya ng kanila pong Weather Bureau, posibleng maranasan ang malalakas na pag-ulan hanggang sa Miyerkules. Walang awang pinagsasaksak o samantala umabot naman sa 36 patay habang wala nga pong awang pinagsasaksak ng isang lalaking isang bishop sa gitna ng banal na pagtitipon sa Sydney, Australia. Kinilala po ang biktimang si bishop bilang si Mar Marie Emmanuel. Nasa 4 na iba pang sugatan sa nasabing pag-atake. Hawak na ng pulisya ngayon ang nasa likod ng krimen habang inaalam pang motibo sa likod nito. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday 6 to 10 a.m.